Arestado naman po sa Cavite ang ininalang leader ng Ozamis sa robbery hold-up group. Ang tinuturong leader ng grupo ay umamin na raw sa pulis kaugnay sa pagnanakaw sa ilang malalaking mall at convenience store. May live report si Athena Imperial. Athena? Hihinahuli na ang leader ng notorious robbery hold-up group na sangkot sa ilang pagnanakaw sa Kamaynilaan. Si Ricky Cadavero alias Kambal ay naaresto ng Southern Police District Operatives at ang mga kasama nito na sina Feto Lentino alias Angkay at mga kagrupong sila Randy Maratas at Avelino Ragata. Nasabat sa kanilang hideout sa Cavite ang dalawang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, mga bala, ilang sachet ng shabu, 12 cellphones at ilang mga dokumento. Nakuha rin ang tatlong sasakyang di umano'y ginamit ng grupo sa kanilang krimen, isang Mitsubishi Montero, isang Toyota Innova at isang Honda CR-V. Kabilang din sa mga nahuling miyembro ng Ozamis Group ay sina Gregorio Telen alias Alec, Antonio Espera at Ramel Espera alias Junjun. Nakuha sa kanilang dalawang motorsiklong di umano'y ginamit sa pang-hold up sa isang money changer sa Alabang Town Center. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, umamin daw si Cadavero sa pagnanakaw sa money changer sa Alabang Town Center, sa Robinson's Galleria, Robinson's Metro East, at sa 7-Eleven store sa SB Harrison kung saan napatay ang banyagang si Robert Armstrong. Ayon sa records ng pulisya, sangkot ang Ozamis Group sa 19 na krimen na karamihan ay sa Metro Manila at Cavite. 4 na miyembro namang sangkot sa pang-hold up sa Alabang Town Center ang pinaghahanap pa. Nangako naman si NCRPO Regional Director Leonardo Espina na gagawin ang lahat para mahanap ang mga at-large pang miyembro upang di na makagawa pa ng mga panibagong krimen. Gigi? Maraming salamat, Athena Imperial.